I think ang magiging laban talaga natin dito, Butters, is of course, besides the jungle part na nauna actually pa rin ang Bruno and Rafaela na merong Kagura, is kung paano maglalaban dito yung side lane matchup natin. Remember na dito bigla nag-focus yung NXP na kailangan nila yung late game farm ni Renny J. So paano to masya-shutdown ngayon ng Work Oster Force? Nagiging maganda yung start ng Work Oster Force dito dahil nauna sila doon sa mid lane clear. Ngayon, Renny J, with the Avarice, nakikita mo dito kung ano yung priority na nakukuha niya, lalo na si Kosei yung katapat niya. Mm-hmm. Pareho sila naka-Avarice dito. So that means kailangan din ni Kosei magpunti-unti. Pero kasi nagiging even yung trade eh. Yeah. Magsasaykuhan lang to eh. Ionic Blades para kay Kosei dito, tapos Art of Divinity lang kay Renny J. Paunahan lang muna sa clear wave dito hanggat sa mag-level 4. Ang pressure dito this time is of course the jungle roaming na meron si Chu, si Unravel, at saka dito si RTZ. Kailangan maging ready dito ng NXP dahil mamaya pa sila actually. Hihintayin muna nila dito yung ultimate ni Yawi bago sila dito gumera. Kaya kagaya niyan, tignan mo, mauuna talaga ang work pagdating sa rotation. At ito, Unravel, pumasok siya doon ng medyo malalim. Actually, nandun siya sa gitna ng tier 1 at tier 2 turret. Ooh. But right now, NXP dito, very proactive sa mapa. Talagang kino-cover na nila agad yung mga places na alam nilang nandun yung work. Yeah, alam kasi nila na mauuna ang work pa rin dito because of the movement speed ng Holy Blessing. And of course, yung dashes na meron si RTZ and si Unravel. So that's why depensa muna ang again ang NXP. Kailangan lang wag mamatay ang work. And right now, we can see RTZ going down, ladies and gentlemen, sa kamay ni James. At nandun, tumbang Rafaela dito. Shoot, try to run away. Work dito, lumalaban pa rin. Yawi nandun sa may gitna. Major shower nandun sa may harap. And that is going to be a 2-3 trade favoring the side of NXP. Yeah, actually, maganda na napunta rin dito kay Exort yung turtle buff kasi at least ito yung parang magiging X-factor ng NXP eh. Ito yung magiging main damage nila from the backline. So makakapag-farm dito si Exort. Unfortunately for the side of Work, I think nagkaroon ng onting miscommunication doon kung go ba or turtle ba. Kasi nauna bigla si RTZ na hindi niya in-expect yung damage output ni na H2O. Again, sinabi mo to, Butters, nakaabang ang NXP kasi alam nilang mauuna at mauuna ang work. So proper timing, proper pasok ng bush, doon sila lumamang. So I think lumamang ang NXP doon sa trade, pero at least nakabalik kagad yung work. Hindi ganoon kalaki yung kalamangan. Casualties yun, Min. Kasi kung iisipin mo, pwede pang may mas mawala na mas malala doon. But still, the fact remains, dahil mabilis nga ang NXP dito sa kanilang pag-ikot, na-lessen nila yung pwede mawala sa kanila. Yeah. Now, work, ladies and gentlemen, na ginagawa naman nila dito ay talagang di-utilize nila yung Rafaela at yung Bruno combination. Movement speed, talagang umiikot sila sa mapa, wala silang pinapatawad. Magiging delikado to actually para sa work. Kapag if ever magka-item dito ang NXP, kapag hindi nakakapag-push yung work, kasi kapag ang lineup mo ay Bruno, Rafa, Kagura, gusto mo mag-dominate talaga ng lane eh. To the point na mauna ka doon sa mga gold turret plating. Mm-hmm. Kaso ang nangyari, since namatay sila kanina, nauna pa ang NXP. And again, delikado kapag nakapag-farm ang NXP. Dahil bakit? May BMI ang Bruno, Blazing Duet, easy out. Madaling iwasan dito yung ultimate ng Rafaela. And meron ka pang Benedetta. So, as of now, yung work, yung lineup nila, kailangan mag-stay lane lang muna sila dito. Dominate the lane and hope for a kill. Dahil kung hindi, nako, pag nag-late game, may chance na para sa akin, mas mataas ang battle capability dito ng NXP. Work Oster Force naman dito, they are looking to just control yung mga waves. Alam nila dito na as long as nakakaikot to si Bruno, nakukuha niya yung buff niya, hindi sila nawawala ng fighting potential. Uh-oh. Well, for energy naman dito sa taas, talagang tutok muna siya sa pag-takedown ng mga minions kasi alam niya kailangan niya yung mga items niya. Ni Martini going in. Oh. Nahuli kasi si James. James forced to use the Purify. Hindi siya tutumba dito. Flame shot, hindi tatama. Kosei dito, nandito sa may pinakalikod, and look at this work. They're falling down one by one. Oh my goodness, H2O still once more. Nandito siya sa may harap, nandito siya sa may likod, rather. H2O dito, ladies and gentlemen, napaka-aggressive na gameplay galing sa kanya. At sumakto pa na may orange buff dito na makukuha si H2O.
At nangyari ulit yung nangyari kanina doon sa early team fight Butters. Dream RTZ trying his best to initiate a team fight, but his damage was not enough. Again, NXP nag-react na naman sila doon. They know their capabilities na sila dapat ang magre-react sa pasok dito. Akala natin dapat Yawi ang initiator, pero hindi eh. Unfortunately, para dito kay Dream RTZ, hindi namatay si James at hindi rin tumama yung claim shot. Again, may mataas ang defensive capabilities dito ng NXP because of the Chang'o, and may chance silang pumasok dahil nga napakalambot. This instant replay is brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Get yours now for only 13,999. So Butters, pumapasok na tayo sa point na nagkaka-item na yung NXP. And hindi na nagiging effective yung early game na gusto sanang gawin ng work. At kumagana na rin dito yung Claude pick nila onto the side lane. Tatandaan natin na si Rene J dito, hindi siya nababantayan just because yung mga turtle takes na nagaganap laging nakatutok doon sa may bot. Yeah, and Butters, mind you, ang aga na buo ni Rene J yung golden staff, yung Demon Hunter Sword, at saka yung kanyang boots. So ngayon, yung camera ay pwede nang pumunta sa kanya. Sobrang free farm siya dito with 5,000 gold at 6 minutes. Kaya niya nang gawin to mga ganito. Wag lang maasim. Medyo maasim lang yon, pero actually na-delay ng onte si H2O. Pero look at that, Butters. Dalawa laban sa isa. Ganun na ka nakakatakot yung NXP kapag may item. Tatandaan mo, may clean up squad lagi dito. It's either si H2O yon or it's either si Rene J. Now, Jose dito, 1v2-ing dito, yung dalawang members ng NXP up top, but still, hindi talaga siya matitipag dyan. Yeah. When H2O and the others are focusing onto the mid lane, gusto lang talaga nila i-take down yung turrets dito, gusto na nilang i-jungle choke etong si Chu. Yeah, talagang, I think nawalan na dito ng opportunity yung work doon sa gusto nilang gawin talaga kanina na i-dominate dito yung rotation dahil nga may item na yung NXP. And hindi na ganoon kadali. So one way I think para mabalik dito yung margin ng lead ng NXP is gawin muna nila itong split push na ginagawa ni Kosei and hope for NXP na kahit papano mag-asim kagaya ng ginawa dito ni Rene J kanina. Kasi still, shutdown kill pa rin yun eh. And hope na wag sila mamatay. Pag may na-burst out sila, back sila kagad and mag-wave clear lang. Kasi mapipersa ang NXP mamaya, mag-freeze ng lane. Mm-hmm. And that will rely, ladies and gentlemen, heavily on RTZ and Chu. Kasi sila talaga yung main damage dealers halos dito ng side ng work. Now, Dream RTZ has the potential, pero kasi para sa akin yung pakito para makapag-burst down siya, kailangan medyo may kalamangan siya coming into the early game, yeah, na, to mid game. Now, Kosei dito, nakikipag 1v1 siya kay James at gusto niya lang talaga i-clear yung waves dito para hindi sila mawalan ng turrets. That is a great move coming out from Kosei. Unti-unting napipigilan niya yung pag-push dito ng NXP sa top. Butters, actually dito na alam ng NXP na magsisplit na lang muna yung work Oster Force. NXP knows na kaya nilang pumasok with the Blazing Duet with the Benedetta. So ang gagawin nila, aabangan nila si Kosei. Gagangsterin nila to si Kosei. Hindi nila ahayaan na makapag-split at makagawa ng space si Kosei. Kaya hindi tayo magtataka kung laging apat ang tatapat sa kanya dito. Ito na yung magiging dilema ng NXP. Nasaan si Kosei? Mm-hmm. Ngayon, eto ah, ang ganda ng pagkakagamit ni Exort doon nung Meteor Shower. Kahit sabihin natin na halos walang tinamaan yun, but still, the fact remains, hindi nakalapit si Kosei doon. Kasi alam niya, if ever pinilit niya yun, kakainin niya yung Meteor Shower. Kakainin talaga. Actually, ang NXP may chance pa silang kumuha dito ng Deadly Blade, which I think yun na ang pwedeng i-build this time ni Rene J just to deal with the healing factor na meron ang work. Ang options na lang ngayon ng work batters ay patagalin muna yung laban. Kasi again, na-delay na si Chu. 5,000 laban sa 7,000. Medyo ang layo na ng gap nun. So alam na ng work dito na kailangan nila maging disiplinado. Huwag muna pumersa ng mga laban. Hayaan nila na pumasok yung NXP, ma-burst down nila. Ngayon, yung work gusto patagalin yung laban, pero I don't really know if that is the case para dito sa side ng NXP. Kasi sa totoo lang, si Esmeralda at si Claude, napakalakas sa late game, pero meron na namang away na nangyari dito. Electro final blow, pumasok si H2O. Chu dito, nakaka-free hit, pero hindi din siya makalapit nung lumayo na dito si H2O. Wow. James and the others go straight for the purple buff, Manjin. Ang daming nawawalang resources dito para sa side ng work. Actually, gusto sana mangyari ng work na mabuhay sila dun sa laban na yon at makapag-split push si Kosei.
doon sa gilid. Kasi ito na yung laging mangyayari, hindi na pwedeng mahihirapan ang work kapag nag 5 on 5 team fight sila, kasi nabanggit natin to kanina na dito malakas ang NXP doon sa 5 on 5 mechanics na meron sila. But unfortunately, hindi naging maganda yung trade sa work, kasi nga una, hindi rin na gano'n nakapag-push kaagad si Kosei. Nakakuha ng Lord yung NXP at pwede pang mapatumba si Kosei ngayon. And mukhang mapapatumba nga siya. 3 more hits, a couple more hits will take him down. Esmeralda dito, siya ang tutumba kay Uranus. The score right now is 3-13. NXP is really dominating this game. Pero Yawi dito, nahuli siya dun sa may gitna at matutulak siya ni Trey Martizzi at hindi din pipilit ang work. Yes, definitely, Butters. So ngayon makikita na natin yung macro movement sa side ng NXP. They know that Kosei will again split. And ang pwede na nilang gawin ngayon, tapusin na yung laro habang wala pang item yung Bruno. Chu now completing that Wind of Nature. Pero still, mabibitin pa rin yung damage mo. Kasi nga, gusto mo sana at least 4th item mo yan eh. Gusto mo sana at least 5th item mo yan na mag-snowball ka eh. Hindi nga nag-work yun para sa side ng work kanina. That's why pressured sila na ngayon dumipensa. NXP, a chance, now have a chance to end this game, Butters. Pero ito na nga sinasabi natin, Manjin. Napaka-defensive ng Wind of Nature. Yes, sabihin mo, physical damage item siya. Pero pag siya yung pinakalawang item mo dun sa first item mo, that is going to be very defensive. Yeah. At nako, mabibitin na yung damage output nyo. Kasi kanina, maganda sana yung early game nila. But unfortunately, yun nga, na-outplay sila. At NXP characteristics nila yun eh. Again, hindi nila binigay dito yung mga main heroes ng NXP. Pero kayang-kaya rin kasi nilang gumalamay ng iba pang movements. Oh, parang ganun. Pero NJ dito, going down. Napit na siya. Medyo napapasok dito. Kuya Rene J mo, agad-agad, hindi na siya nakapag-antay. And usually kasi, kung ikaw yung Claude, tapos tingin mo may gamit ka, may damage ka, papasukin mo at gugulatin mo sila. But yeah. I think for NXT, hindi nakasunod yung ibang members. At actually, 4-on-5 ang laban na to, Butters. Pero look at that. Ganon pa din yung story. Alam ng work na wala si Rene J, nag-hope sila na kaya nila yung damage output. Pero lahat kasi ng side ng NXT may damage. Eh. Si Exhort, si Yawi, even dito si Benedetta for sure. Pero medyo maasim to para sa NXP ha. May dalawang asim movements na silang ginawa. Butters. Yawi dito and the others. H2O going down. Arteezy dito and the others making the plays. Work Oster Force. Ito yung breathing area or breathing room. Nagugustuhin nila kung gusto pa nila makahabol si Chu. Yeah. Actually, kaya pa naman ang work to kapag may mga nangyaring ganong klaseng skirmishes kung saan nag-overextend ang NXP. Remember, si Rene J dito, he went for the corrosion site. After niya makakuha dito ng Demon Hunter Sword, after niya makapag-golden staff, alam niya na sobrang lamang sila, hindi muna siya kumuha ng isang defensive item. Hindi siya kumuha muna ng Wind of Nature. Gusto niya tapusin kaagad yung laro. Damage is damage. Given na kapag yun yung build mo, kapag pumasok ka, madali kang mababurst. And dalawang beses na burst si Rene J. Yung una yung sa mid kanina, pangalawa naman yung nasa third turret doon sa mid. And umabot sa point na pati yung mga iba niyang kasama, sumunod. Kaya yon maasim sila na bigyan ngayon ng space yung work makapag-farm. It's all about the confidence, ladies and gentlemen. NXP dito, gusto talaga nila tapusin to. Tama ka dun man, Gene, kasi hindi ka naman basta-basta kukuha ng mga physical attack items kung wala kang planong tapusin agad. And for Rene J, the time is now. Gusto na nilang tapusin talaga kung ano man yung sinimula nila dito starting from the mid-game. Yeah, I can therefore say na, again, yung mga build na gano'n, ng mga triple core item, may part na greedy ka kagad eh, diba? Naging fourth item niya nga dito, yung Wind of Nature, which is yun din sana yung gustong gawin ni Chu, fourth item Wind of Nature to. So ngayon, aabot na tayo ng late game, Butters. I can therefore say mas maraming AOE burst para sa side ng NXP. Pero kapag napitas-pitas sila ng Kagura dito, nako, napakasakit. Kasi again, a Kagura and Bruno, mataas din yung burst niya eh. Mataas ang burst capability. And as you can see right now, itong si Chu will try to go for the Berserker's Fury. Mm-hmm. Yun na talaga yung pinaka-next item niya. Kailangan niya yung crits. Kailangan niya tumama yun at kailangan niya mag-land. Mag-hope dito ang work ng mga laban, ng mga 3-on-3.
mga 2 on 2. Kasi maganda yung catch nila eh. Maganda yung chances nila eh. May knock up sila mula dito kay Trimart Easy. Meron silang yung overturn. Huwag lang silang gulatin ng bigla ang limahan nasa bayan. Mm-hmm. Kasi I think mababurn, mababurn pa rin yung buhay nila. Kailangan una tignan nila kung nasan si Rene J at nasan si Exhort. Kasi si Exhort yung magbaburn ng lahat ng HVs nila. Look at that! Hindi pa namamatay si Exhort ngayon. So sobrang sakit na nitong Chang'o na to. Tama ka dyan, Manjin. And James dito with the Holy Crystal. This isn't something na gusto talaga i-contest ng work. But look at this. Pumasok na sila lahat. Okay. Rene J dito with the Blazing Duet. Trimart Easy going in. Going for the knockup. Pero that won't be enough as he will go down as well. H2O going for Arteezy. Arteezy trying to go for the stun. Pero hindi yun gagana dito kay H2O. Killing spree. Doing work. Kosei dito tumatakbo unti-unti. Last man standing. Tinatangki lahat to. Sinusubukan niya mag-survive. Exhort dito almost going down. First death ni Exhort dito, pero will it matter? No, it won't. That is going to be NXP taking game number one. Oh my goodness. Outstanding performance mula sa side ng NXP. Men, tatlong beses nangyari dito, Butters. Victory. Yung part na nagsisimula yung work ng team fight, naghihintay lang ang NXP. They know their capabilities na kaya nilang maging defensive. Una nangyari yun sa early game, pumasok si Trimart Easy. Pangalawa naman, yung mga iba pang parte. Again guys, that win